This video is about my monetization journey, compilation of photos and videos, and how long it took me to reach 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. And I will be sharing along the way the things I learned on this journey. So I uploaded my very first video on February 14, 2020. It's all about gaming, focusing on Mobile Legends, and wala lang, nag-upload lang ako nun. Kasi yung first upload ko is muntikan ako nung nakamainyak. Tapos, ayun, in-upload ko lang, walang edit, etc. Naglagay ako ng background music. Tapos, ang ilagay ko ng background music nun is Hall of Fame by The Script. Tapos, may ano yun, may copyright. Inayaan ko lang kasi di ko pa yun alam. Then, ang sunod ko na upload is, let's see, nakaharap ako sa PC. Tinitingnan ko yung dates. Ang next upload ko is noong July 11, 2020. Gaming din siya, pero offline game. Gameplay lang. Parang guide na lang din. Then nag-upload ako niyan, July 11. Noong July 26, 2020, binigyan ako ng kuya ko ng phone, which is Realme 6. So, bumalik ako sa gaming, naglaro ako ng Mobile Legends ulit, and then I tried photography. Gamit yung Realme 6 ko, ginamit ko din siya sa astrophotography. Sa mga hindi nakakalam ng astrophotography, that is pag-picture ng stars. Para sa akin, yung nag-focus ako sa Milky Way. May video nga ako nun na umabot ng 70,000 views. Hanapin ko lang. In-upload ko to noong September 5, 2020. Yan yung first semi-viral view ko. 70,000 views in total. Around January 2021, nag-stop ako gumawa ng contents kasi due to personal problems. Why did I start making contents? Napaka-random lang ng pag-upload ko nun sa YouTube. Kasi wala lang, trip ko lang. Trip ko lang talaga yung i-upload. Prior to uploading gamings, sumali ako ng mga tournaments. So, okay sana yun na content eh. Kasi sumali ako ng tournament sa university namin. Tapos, kami ang nag-champion that time. 2018 yata yun. 19. Hindi, 18. 2018 sa Mobile Legends. Tapos, sumali kami dito sa Naval, number 6 yata kami, or 4, or yeah, 6 yata. May mga dumayo nun, taga-Tacloban, iba-ibang lugar dito, region sa amin. Ang last na sinalihan ko is noong 2019. Dumayo kami nun. Sumali kami ng tournament doon sa Kabukayan. Municipality yan dito sa amin, mga sabihin natin 1 hour na travel. So, may story ako dyan. Basta papunta pala kami doon, na-disgrasya ako sa motor, ako lang isa. Naslide yung gulong sa front. Ay, hindi, sa likod. Tapos, wala, natumba lang diretso. Tapos, sugatan ako sa left side ng binti ko. Pero, after nag-crash, nag-continue pa rin kami pumunta doon sa tournament. We ended up winning the tournament. Champion kami noon. Tapos, simula sa pag-start ng tournament, hindi kami natalo hanggang dumating sa championship. Yeah, yun yung biggest flex ko sa mga sinalihan ko na tournament sa Mobile Legends. Nag-share lang ako para malaman nyo kung mga anong contents ang pinasukan ko, kasi mahirap talaga mahanap kung saan ka komportable. When did I realize my niche? October 6, 2022, nang nag-start akong mag-try ng recreational fishing. Yan yung gumagamit ka ng fishing rod and fishing reel. So, sinubukan ko yan that time. Pero hindi, wala sa isip ko ang paggawa ng content regarding sa fishing. Pero nung November 25, napaka-random lang din. In-upload ko yung first catch ko sa first reel and first rod ko. Umabot siya ng 4,000 views in less than 30 minutes. Doon ko na-realize na pwede ko palang gawin na content yun. Ayun nga, nag-watch ako ng videos about fishing. Kasi nagsisimula pa lang ako sa recreational fishing nun. Although may experience ako sa handline fishing, yung diretso lang sa line and then nasa bote. Ganun lang, nung bata pa ako. May experience ako niyan. Pero, yun nga, naisip ko na gawin yun.
So ayun, naghanap ako ng inspiration sa YouTube, no. Nag-watch ako ng vlogs, especially kay Andy Fishing, taga Australia yan siya. Yan yung ano, diyan talaga ako nag-watch ng fishing ano contents. Yan yung naging inspiration ko, si Andy. So, ang tanong, how long did it take to be in a YouTube partner program? So, yun nga, nag-start ako ng February 14, 2020. And then, umabot ng 2.7k watch hours ako noong 2021. And then, 600 subscribers pa lang ako that time. Then, nag-stop ako gumawa ng contents. Kaya, yun nga, na-delay. Na-reach ko yung 1,000 subscribers noong ano lang, noong February 6, 2023. Galing kami dumayo nun sa ano, sa ibang lugar para mag-fishing. Tapos nakahuli ko lang malaki doon, mga 2 kilos din na ano, na grouper. Excuse me, may ubo, may sipon. February 6, and then na-reach ko yung 4,000 hours on August 29, 2023. So nag-apply ako the same day, 29, and then syempre ni-review nila kung may violations ba ko or wala. And then pag the following day na approve din agad kasi wala akong violations, kasi as much as possible ang ginawa ko is original contents talaga, own videos ko yung ina-upload ko sa YouTube ko. And then nga pagka 13 approve din ako agad after reviewing, tapos yun, apply na ako, may ads na, tapos hindi yan agad magsweldo ganun kasi preference nag-earn ka through ads. Tapos may isa pa niyan, last step para maka-request ka ng PIN. Yung PIN, ano yan, para yan, ma-verify mo yung address mo doon sa Google AdSense. Dito sa, ano, ito, Google AdSense. Kailangan mong ma-reach ang $10 bago ka maka-request ng PIN. Kasi, yun yung minimum nila na requirement. So, na-reach ko yun noong December 21, 2023. Natagalan kasi hindi ako masyado nakapag-upload ng videos dahil nga ano, pag nag-fishing kami walang masyadong makuha. Kasi nga, recreational fishing lang to. Ang gamit namin is fake lures, fake na mga isda. Nag-request ako noong December 21, 2023 ng PIN. So after 3 weeks hindi siya dumating, nag-request ako ulit. And then after 3 weeks hindi pa dumating, nag-request ako ulit. Nag 3 weeks ulit, and then hindi pa. 3 weeks after 4 requests ko, kasi yung first parang ano yun, yung sa YouTube talaga mismo, hindi yun counted. After 3 requests ko, manual verification. So ayun, may, since may option naman na ganun, ginawa kong manual yung pag-verify ko sa YouTube channel ko. And then just today March 5 dumating to. Hindi na magagamit yung PIN na nasa loob nito kasi ano, na-verify ko na. Remembrance na lang siya. So, binuksan ko yung isa kasi dalawa itong dumating kanina na kumakain ako ng breakfast. So, ang payo ko lang kung papasok kayo sa paggawa ng content sa YouTube is yung consistency. Kahit na mag-edit kayo ng videos for 3 to 5 hours tapos na lang, palit yung viewers nyo, okay lang yan. Simula lang yan kasi yan. At ganun talaga nagsisimula sa bababa. May iba dyan na syempre nagbo-blow up din agad. Pero hindi naman lahat yan nun. So ayun nga, kailangan mo ng consistency at hanapin mo ang niche mo. Isipin mo anong content talaga ang gusto kong gawin. Kasi hindi ka pwede mag-upload dyan ng kahit ano. Although ginawa ko yan kasi nag-upload ako ng kahit ano. Pero ginawa ko yun para mag-experiment kung saan, kung anong content yung may consistent ako viewers. Yun ang reason bakit ako nag-upload ng various contents. So, yun lang. Sa mga gustong pumasok dyan sa content creating, good luck. And thank you for all the support. Good morning, guys. So, when I was having my breakfast today, may tumawag sa gate, and then ito na pala yung ano, Google AdSense PIN, dumating dalawa.
And since na-verify ko na, ano na lang to. Na manually verify ko na yung ano, yung Google AdSense ko. Ano na lang to, remembrance. Although i-open ko ang isa nito. Itong 19, 28 yung isa eh. Buksan natin ang February 19. So dumating to kanina lang. Remove the side edges first. And then you can see this. Address ko yan. Please note that we will stop serving ads through your account if you do not use this PIN to verify addresses within 4 months. Hindi na ako naghintay. Tagal. 4 times. So, ayan. Guys. Okay.